Ayan, mula dito sa kinaroroonan ko, gusto ko lang pong ibalita sa inyong lahat na anumang oras mula ngayon ay mayroon ng ibabiyahe sa simenteryo. Pero bago po yan, siyempre, gusto ko lamang pong ipaabot ang aking pagbati sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay masaya kayong darating na Paskong ito at maging ang pagdating ng ating hinaharap na bagong taon, sana po maging masaya kayong lahat. At kung ako po ang inyong tatanungin, ay hindi po ako masaya dahil katunayan yan ay lahat po ng mga Christmas party ko diyan sa mga tao ko, kinansila ko na po, binigyan ko na lang po sila ng 13 month nila, bonus nila, at saka yung instead na handaan, binigyan ko na lang po sila ng kakumain na lang po sila sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga pamilya. At kinansil ko na po lahat ng party-party ngayon. Dahil nga po, maging bagong taon, Pasko, makikita nyo ako rito na mumurahin ko pa rin itong mga bugok na mga congressman na ito. Kaya salamat din po doon sa mga bagong nag-subscribe dito sa channel ko. Maraming salamat po at sinisigurado ko po sa inyo, hindi po masasayang ang inyong pag-subscribe dahil kabilang na po kayo sa mga suswertehen sa mga darating na araw. Ayan po. So, balikan na po natin yung ating topic na kung saan ay sabi ko nga, anumang oras mula ngayon, mayroon na pong babiyahe sa simenteryo. Anyway, kung inyo pong natatandaan, ilang buwan na rin po yung mga nakalipas na yon na ang sinasabi ko rito, ay padadalhan ko lahat ng mga sobre itong mga animal na mga buisit dyan sa gobyernong ito. At mukhang napuruhan yata yung isa dyan. At ngayon ay kumbaga nagdidelirio na. At yan po ay kumpirmadong nagdidelirio. Kumpirmadong wala na siyang umalis na yung kanyang kaluluwa sa katawan niya. Hindi lang po natin alam kung makakasurvive pa ito. Kaya sabi ko nga po ay babiyahin na ito sa lalong madaling panahon. Ayaw ko na po mag-mention dito kung sino man po yan. Pero may mga susunod pa po yan dahil ayon doon sa bahiwagang wallet ko na tinanong ko kanina lamang, ayaw ko na pong tanungin dito on live, on screen, sa harap ng camera, ayaw ko na pong gawin ulit yon. At tinanong ko po kanina, marami po yung mga nakatanggap na ng sobre at sana nga lang ay inamoy nila, naamoy nila yung pagsambulat ng Victoria's Secret doon nang gagaling sa sobring ipinadala ko sa kanila. Lahat kayo mamamatay, sinasabi ko sa inyo. Bagamat hindi na kamamatay yung ipinadala ko sa inyo, ang sinasabi ko po rito, pag inyong naamoy yon, pag mahina yung inyong mga lapay, mahina yung puso, mahina yung baga, mahina yung buong katawan ninyo, ay siguradong ang papatay sa inyo, komplikasyon. Yan po. Kasi hindi naman po ako kriminal para patayin ko kayong lahat yan. So, yung pong mga matitibay ang kasukasuan ay siguro ay makakalibre pa pero magpapahospital pa rin dito. Anyway, ay yun po ang isa siguro doon sa mga mapapatunayan sa akin na pagka sinabi ko, mangyayari. Hindi pa nga po yan eh. Alam niyo po ba, pinag-aaralan ko na rito pakakawalan ko na yung mga virus diyan sa kanila. Ang problema natin, ang problemang malaki ko sa problema kong malaki, madadamay naman yung mga empleyado nila. Kasi unang-una wala namang kasalanan yung mga empleyado nila. Yun lang naman mga amon lang, mga kawatan diyan sa mga politikong 'yan, ang mga tarantado talaga, mga kawatan pa. Kaya hindi ko na ma-attempt na
pag pinakawalan ko yung virus na yan, yun ang, ayun ang totoong pagka pinakawalan ko yung virus na yan, oras na lang hap niyan, siguradong dadapa sila on the spot. Kaya nga lang po, yun ang problema. At yun ang pinag-aaralan ko kung paano kong gawin na hindi madadamay itong mga empleyado nila. Anyway, sabi ko nga eh, matakot na kayo. Pilitin nyo na yung inyong mga sarili na huwag mangati yung inyong mga kamay. Dahil kasi, ngayon pa lang may mga sakit na kayo eh. Ang sakit ninyo mga clip, tumanyak. Yan yung mga sakit ninyo na hindi kayo makontento sa mga kinakawat ninyo bagkos gusto nyo pang simutin lahat ang pira ng kabanambayan. Kaya yan ang mga sakit ninyo. Manyak, kleptomanyak kayo. Kaya tuloy, wala na kayong itinira dito sa aking mga kababayan na nandito pa rin. Ate, Diyos ko, kanina lang, nag-ikot ako. Wala akong ginawa kundi mag-ikot. Kaya nga po, sa totoo lang, kaya kinansel ko na yung mga Christmas party doon sa mga tauhan ko dahil nga, ginusto ko munang ikutin muna. Mabuti itong mga tao ko, may mga sweldo yan, may mga 13 month yan, may mga bonus yan. Ay ito yung mga dating mga binibigyan ko yan, lagi lang taon-taon yan, talaga iniikutan ko yan. Grabe, maiiyak ka. Sobra. Yung nakita ko na kalagayan nila. Kaya nga hindi ko talaga pinapalampas itong mga ganitong pagkakataon dahil nga alam ko na eh na dadaan lang ang Pasko rito, darating yung Pasko sa kanila ni ultimong candy or biskuit, wala sila. Ganun yun. Yun lagi ang sinasabi ko rito sa mga inyong mga putang mga kawatan kayo na mga nandyan sa gobyerno at mga politikong ito. Nasa halip sana na ang pag-aksayahan nyo ng oras sa mga animal kayo ay itong mga hihirap nating kababayan at hindi yung kung ano-anong mga hearing dyan na kung saan ay kung ano lang naman yung gusto nyong idikdik sa inyong hinihearing ng mga animal kayo, hindi na nga makapagsalita, kagaya na lamang yung hearing ninyo dyan na nagbulgar lang ng 1.8 billion na mga buwakan ng inyo, ikinulong nyo na itong si Eric at saka itong si Lorraine Badoy. Ganyan kayo kahayop na mga putang na nyo. Kaya, yun ang sinasabi ko. At ito na naman, sa pagpasok na naman nitong taon na ito, ihihiring nyo na naman dyan si Kibuloy. Dyan sa, dahil dyan sa gawa ni Risa Hontiveros na yan, ang resolution na yan. Panawagan ko lang po dyan sa mga senador na yan kasi may mga nababasa pa naman ako matitino dyan. Huwag nyo na pong patulan yan dahil unang-una, ito munang ating mga kababayan ang unahin ninyo once na nag-resume kayo sa inyong mga duty. Itong panawagan ko sana, panawagan po, nakikiusap na po ako sa inyo na sana tulungan po natin itong ating mga kababayang mahihirap. Kung ako po, hinding-hindi po ako makikiusap sa inyong mga animal kayo. Hinding-hindi ko rin kailangan yung mga pirang galing sa inyo dahil alam ko yung mga pirang yan ay galing lahat yan sa pinagnakawan ng mga buwakan ng ina nyo. Mayroon pa bang matinong politiko? Wala ako nakikitang matinong politiko. Siguro kung mayroon man iilan. Deres, lahat na yan. Mga kawatan na yan. Mga buwakan ng ina nyo. Ngayon, mapunta na tayo dito sa bangag na presidente nyong ito. Ito pala, kaya pala, kung inyong natatandaan, nagsalita ito si President Duterte na ito na weak leader daw. Wala naman siyang sinabing si Bongbong. Pero ang pinapatamaan na talaga dyan ay itong si Andres Desai na nga, si Bongbong na nga. Weak leader. Kaya pala, dahil alam pala niya at yan pala ay ikinumpisal na pala yan nitong si Aime Marcos na ate niya. Ikinumpisal na pala yan. Hanggang sa lumuhod na pala yan, kahit may President Duterte na nakiusap na huwag nang ipatukhang, huwag nang isali
sa listahan ng mga bangag itong kanyang kapatid nito. At yan pala ay totoo. Kung inyong napapansin, then, kung inyong nasubaybayan, nabanggit din na dati ni President Duterte na nag-a-addict daw yan. Again, hindi naman niya sinabing si Bongbong Marcos ang nag-addict. Pero lumabas ngayon, siya pala. Oh, ngayon, hindi ba't nagpa-drug test din yan dyan sa PDEA? Tama, nagpa-drug test pero murong-murong drug test pala yun. Oh, yan ang isa rin sa pagkakamali nitong si President Duterte kung bakit hinayaan niya at hindi niya ibinulgar dati na yan pala talaga ay addict. Yan ang pagkakamali. Anyway, tapos na yon. Siyempre, kahit papaano, ay nandoon din yung pag-aalangan ni President Duterte. Maintindihan naman natin yon. At lalong-lalo na nandyan mismo katandim niya itong kanyang anak na si Sara Duterte. Kaya nga meron nga pong nag-comment dito sa video ko kahapon na ikaw naman Inday Sara, sabi nung na nag-comment, hindi ka kasi naniwala sa tatay mo. Oh, yan ang sinasabi. Kaya parang totoo rin naman talaga na kung naniwala ka raw sana kay Tatay Diggs niya, ay sana hindi nagkaganito. Anyway, tapos na po yun. Hindi na po natin i-discuss yun nangyari na. Ngayon po, ang challenge ko naman po rito kay Aimee Marcos na i-vulgar mo na itong kapatid mo ay isang bangag at wala nang mangyayari dito sa ating bansa. Miss Aimee Marcos, ang isipin mo na lamang, ang mawawala lang sa kapatid mo ay posisyon. Okay? Makinig kang mabuti. Ang mawawala lang ay posisyon lang sa kapatid mo. Pero mas marami ang mawawalan pag nagpatuloy itong kapatid mo na manangkulan bilang presidente. Gets mo, may Senator Aimee? Ibig ko sabihin. Pangalawa, wala ka namang pinakikinabangan dyan at ang nakikinabang lang dito ay itong hipag mong ismagler na, kawatan pa, at lahat na lang ng mga panalo dyan sa loto, lahat yan kinukulimbat na nila kasama itong si Mel Robles na PCSO manager. Okay? So wala kang napapakinabangan dito, ang nakikinabang lang si Tambaloslos na pinsan mo at yung hipag mo. So ano bang pipiliin mo rito, Madam Senator, kung ibubulgar mo ito ay ang mawawala lang naman posisyon niya. Total ito naman ay weak leader nga ito eh, tulog-tulog daw ito eh. Pagka hindi raw niya talaga gusto, nandun na nagkukulong daw lang sa kwarto ito, sabi nila. Ay baka naman sabihin na nagmaritis na ako. Maritis man yan o hindi, basta yun ang lumabas na balita, ay di yun. Ngayon, isa pa, Madam Senator, kung gusto mo talaga na tumulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ngayon pa lang ay i-deklara mo na dyan sa Senado na dapat nang tanggalin or dapat nang palayasin yung kapatid mo bilang presidente. Ganun lamang po yun. Para kahit papaano maisalba nyo pa yung apelidong Marcos. Dahil nga bangag itong kapatid mo, di ba? Pangatlo, kung gusto mo pang ituloy ko yung panliligaw ko sa iyo, gawin mo na, na-deklara mo na na itong kapatid mo ay lulong at laging bangag sa pinagbabawal na polburon. Kung gusto mo pang ituloy ko ang panliligaw ko sa iyo. Oh. Kasi pag hindi mo ginawa yan, hindi ko na itutuloy ang panliligaw ko sa iyo, manigas ka. Oh. Sinasabi ko sa iyo, ayaw ko na, mas pipiliin ko na ang manahimik na lang, mas pipiliin ko na lang maging single
kaysa liligawan pa kita kung hindi mo rin lang sundin itong payo kong ito. Kaya mas maganda pa siguro na sundin mo na itong payo kong ito na ibulgar mo na yung kapatid mo at sabihin mo na rin sa Supreme Court na palayasin na yung kapatid mo bilang presidente. Kisa naman sa ako ang mawawala sa'yo. Di ba? Kisa naman hindi ko ituloy panliligaw sa'yo. Hindi ka na makakakita ng ganito kagwapo, Madam Senator. Maniwala ka sa akin. So wag mong sayangin yung pagkakataong yon na sa halip na gusto pa kitang ligawan, magbaback out na ako. Tingnan mo ngayon nandiyan sa kwan. Yung nandiyan sa nandiyan sa Kongreso. Brinik ko! Dating kon ko yan, dating girlfriend ko yan. Brinik ko! Kasi nga tanga. Ayaw ko ng tanga. Ayaw ko ng bubo. Allergy ako sa mga bubo. Kaya brinik ko. Yan nandiyan. Yan ang nag-ipal-ipal dyan sa nagpa-suspend sa SMNI. Brinik ko. Para ano, na magkaroon ako ng girlfriend na tanga. Di ba? Di po mga kaibigan. Mga subscriber ko, gusto ko lang pong patawanin kayo pero dito sa serious na usapan ito. At ang kapal naman ang pagmumukha ko na para sabihin yung gano'n na hindi po. At binabawi ko na po yung gusto ko lang kahit pa paano ay marilib man lang kahit pa paano yung kumukulo na naman po yung dugo ko . Sa totoo lang. Kaya lang gusto kong magkaroon ng mag-adlib ng medyo ikagagaan ng aking na nararamdaman na pag-init ng ulo. Anyway, kayong mga congressman, uulitin ko sa inyo, at ito ang isaksak nyo sa kukutin ninyo. Sa lahat ng pupuntahan ninyo, magmasid-masid kayo sa kapaligiran ninyo, baka nandiyan na ako sa likod ninyo. Baka mabibigla na lang kayo na kapag hawakan ko na lang yung ulo ninyo, piniga ko yan, siguradong durog yan. Kaya ikalat ninyo yung mata nyo, winawarningan ko na kayo. At yung mga yung iba siguro hindi kung sana naka bukas tatanungin ko yung mahiwagang wallet ko kung ilan ba at sino-sino yung mga nakatanggap ng sobre. Kasi kung hindi pa nakatanggap ng sobre, yun na lang ang pipigain ko ang ulo. Mga buwisit kayo, mga kawatan kayo. Hindi ko alam, kaya pala nagkaipon-ipon na rito yung mga kawatan dahil ito na. Wala na silang kwan. Tingnan nyo, kaya pala tingnan nyo. Hindi na nila nire-respeto itong bangag na presidenteng ito dahil bangag pala talaga ito. Hindi na rin nire-respeto ng pinsan niyang isa ring bangag. Isa ring bangag pala yung hayop niyan. Tingnan nyo. Pag-iinitan nyo ang SMNI na tanga kayo, dapat ang idemanda ninyo yung taong nagprograma kung kayo man ay nasaling, kung kayo man ay nainsulto doon sa mga sinabi nung taong nagprograma sa SMNI, hindi yung SMNI ang inyong suspindihin, tanga. Buha ka ng ina nyo, mga yawa kayo. Halimbawa, yung si Eric, si kay Eric Siles, sinabi lang niya, may tumawag sa kanya on live. Pakitanong nga ito kay Eric kung totoo ba na 1.8 billion nga ang travel expenses itong aswang na kuna ito, na Romualdez na ito. Yun lang tinanong niya. Hiniring niyo dyan, hindi niyo pa pinagsalita ng mga buwakan ng ina niyo, kinulong niyo pa. Aber ako nga ipatawag ninyo at para matikman ninyo, baka sunugin ko kayo ng buhay dyan. Maniwala kayo sa akin. Wallet lang ang katapat ninyo, mga buwakan ng inanyo. Buwisit kayo.
Ngayon ang si ang ganda siguro ng paduyan-duyan ninyong mga animal kayo. O tingnan niyo isang senador diyan. Doon pa pala Christmas pa nag-celebrate ng birthday ng kanyang girlfriend sa Malacañang. O tingnan niyo, ay di bias talaga itong mga animal na ito. Tapos yung girlfriend niya sinelebrate niya ang birthday sa Malacañang, tinuturotot pala siya. Ay putang ina. Hayop. Nako. Ha. Kaya nga ba ayaw kong mag-asawa eh. Tingnan nyo nga yan. Oh. Dahil baka mamaya turututin din ako, ay baka ipakain ko rin sa buhay ah. Oh. Kung ako dito sa senador na ito, inaanyayahan kita, bitbitin mo yung girlfriend mo rito, dito ipakain natin sa buhay, nandito lang sa basement ko, napakaraming buhay dito. Oh. Tinurutot ka? Ay, edi wow. Oh, tama lang na turututin ka. Tama lang yan dahil yung mga ginagastos mo sa kanya, ninakaw mo rin na animal ka. Buwisit kayo. Wala nang matino sa inyo, mga putang ninyo. Diba? Oh, ulitin ko lang, Miss Aime. Ibulgar mo na. Itudo mo na. Kung talagang mayroon ka pang pagmamahal sa bayan, may pagmamahal ka pa sa taong bayan. At sinabi ko na sa iyo kanina, napa kung gusto mo pang manatili pa rin kahit papaano may matira pang respeto kahit kaunti sa mga Marcos, yan ang gawin mo. Sabihin mo dyan na mag-privilege speech ka dyan, na ang sabihin mo dyan, dinideklara ka itong aking kapatid na ito ay lumpo. Inutil at bulag ito dahil sa epekto ng shabu. Sabihin mo na, mag-privilege speech ka na. Kaya manawagan ka na rin sa lahat ng mga kongresista, lalo na dyan sa Senado ninyo at sa Supreme Court, na pababain nyo na yung kapatid mo. Dahil ang talamak na yung mga nakawan, talamak na yung mga kabi-kabila na kupitan, halos wala nang matira sa pira ng bayan, kasabay noon wala na rin makain itong mga mahihirap nating kababayan. Nasaan ang konsensya ninyo mga animal kayo? Kaya dapat lang sa inyo na pagka nagkamali kayo at nakita kayo ni Birana, tama lang sa inyo na hatawin yung mga pagmumukha ninyo hanggang sa magkanda tanggal-tanggal yung mga postisyon ninyong mga animal kayo. Tama lang. No. Ganun lang kasimple yun. Dahil kung aantayin mo ang Kongreso, ang may mag-i-speech dyan, magbibigay ng kanilang manifestation or privileged speech, para dito sa kapatid mo, wala, dahil lahat nga ay bayad na ni Martin lahat yan. Bayad na lahat yan ng mga kongresista dyan. Tingnan nyo, wala nagsasalita. Oh. Ang nakapagbigay pa lang dito ng ano yun, yung audit ng kanyang mga ginastos ay ito lang si Pulong Duterte. Si? Lahat deres na nahimik ang mga gunggong. Mga yawa. Kaya nga nakakaiyak kung nababasa ko yung mga komento nitong nakakapanood nitong mga videos ko. Nakakaiyak. Dahil nga sinasabi nga nila, papaano na kaming mga mahihirap? Tama nga naman. Papaano na nga ba sila? Kung walang humpay ang pagnanakaw nyo sa pira ng kaba ng bayan na mga let's say kayong mga politiko kayong mga animal kayo. Mga animal ang turing ko sa inyo mga animal kayo.
Hindi lang mga animal, mga demonyo pa. Ha? Ang sinasabi ko rito, baka isipin ninyo, nag-iimbento ako rito. Kontakin nyo ako, samahan ko kayo doon sa sinasabi kong mga tinutulungan kong mga mahihirap natin kababayan. Ay hindi ko naman kasi magawa lahat tulungan. Kaya ang dinadaldal ko rito, at least kung gobyerno na ang tutulong, at least may mga kwanyan. May mga magagamit ng mga may mag-mobilize diyan sa mga pagtulong dito sa mga kapwa natin na kababayan, lalo na yung mga nandiyan sa liblib na lugar. Limitado lang kasi yung pagtulong ko dahil nga unang-una hindi ko naman talaga kaya mabigyan lahat itong mga mahihirap nating kababayan. Yun ang sinasama ng loob ko dahil kahit gusto kong tulungan itong mga kababayan natin, hindi ko magawa dahil nga nag-iisa lang ako. Hindi sana kagaya sa inyo, politika kayo, isang tawagan lang sa inyo sa mga lugar na may mga barangay, pwede na. Ay ako hindi. Kaya kung ano lang yung na kagaya ng pagpunta ko sa Bulacan, sa Tarlac at saka sa Nueva Ecija, saka sa Bataan, yun lang. Yun yung time na sinamantala ko na rin yung pag-ikot doon sa kanila. Yan yung mga dating tinutulungan ko. Plus yung sinasabi ko na nandyan sa parteng Mindanao. Dyan po sa parteng Mindanao lalo na. Napakarami nating mga kababayan ang naghihirap dyan. Isa na rin po yan, mapapabilang na rin po dyan yung mga kapatid dating Muslim. Ito pa pala ang sinasabi ko. Itong mga kapatid dating Muslim, para ano bang tingin ninyo dito sa mga ito? Hindi mga tao? Hindi ba mga Pilipino ito? Dyan po, napakarami ko pong eskolar dyan. Talagang makikita mo yung kahirapan nila. Anong palagay niyo din sa mga tao natin, mga kapatid dating Muslim na ito? Hindi mga tao? Hindi mga Pilipino? Kaya ganun na lang ang galit ko sa inyo, mga animal kayo. Kumanda lang kayo. Pag nag-alboroto na naman itong MNLF at saka itong MILF na ito, malaking problema na naman yan. Gastos na naman ang ating pamahalaan niyan na kung sana itong tahimik na nating buhay, sana ay itong mga gagastusin dapat doon sa mga ganyang gira-gira na yan, dapat sana itulong na lang dito sa mga kapatid din nating mga Muslim na napakaraming naghihirap. Yun sana eh, yun ang inaantay ko sanang sa inyong mga animal kayo, pero inuuna ninyo ang sarili ninyong kapritso. Inuuna ninyo ang sarili ninyong bulsa. At okay lang sana kung yung sariling bulsa ninyo ang pinupuno ninyo. Ang problema ko, hindi lang yung bulsa ninyo ang pinupuno ninyo, maging yung mga bulsa ng mga kabit-kabit ninyong mga animal kayo. Lahat kayo dyan may mga kabit. Siguro hindi naman lahat. Pero kaya ko sinabing lahat kasi nga mas marami yung may mga kabit diyan, imaginein mo. Kaya wala nang katigil-tigil kayo sa pagnanakaw dahil sa mga bisyo ninyo. Kaya yung isang kongresista diyan, di ba? May AIDS na. Dahil walang ginawa kundi mamukpok ng mamukpok. Tapos babayaran niya yung kanyang pinupukpok, kung ilang milyon-milyon na yan. Bibilhan pa ng bahay. Bibilhan pa ng kotseng magagara. Buwak ka ng ina ninyo. Saan galing ang pirang yan? Di natural sa pira ng kaba ng bayan yan. Pero ni ultimong mapuntahan ninyo o magpadala kayo ng tulong din sa mga mahihirap kong kababayan, hindi ninyo magawa. Pero ang nagagawa ninyo, busugin at bilhan ng mga mansyon yung mga kabit-kabit ninyo. Magkandamatay na lang sana kayong mga animal kayo. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo dito, kung ganito ng ganito, hindi na nababago itong buhay nitong aking mga kababayang mahihirap, magpatayan na lang tayo.
mas maganda pa siguro para titiyakin ko sa inyo pag nakipagpatayang kayo sa akin, tanggapin niyo tong hamon ko, titiyakin ko sa inyo. Sabi ko kahit ilan pa kayo, 10 segundo lang, dadapa kayong lahat sa akin mga buwakan ng anak niyo. At least mabawasan yung mga kawatan sa gobyerno. Mabawasan yung mga kawatan ng mga politiko. Eh, sinasabi ko rito eh. Pero dahil sa hindi nyo tinatanggap, itong hamong kung makipagpatayan sa akin, chichimpuhan ko na lang kayo mga animal kayo na makita ko kayo lalo na sa kampanyahan, pipilipitin ko yung mga ulo ninyo, ilalagay ko yan doon sa likod ninyo. Maniwala kayo sa akin. Lalo na itong ICC na ito. Mayroon na rin ako inutusan dyan na dahil nga ang gusto ko kasi pag pumunta ako dyan sa Manila, gusto ko sigurado. Mayroon na rin ako inutusan dyan na magbanman. At dahil parang gusto ko na ito, pagkatapos lang siguro nitong obligasyon ko rito sa mga tao ko rito, sisibat ako dyan sa Davao at gusto ko ako mismo ang makakita kung paano mag-imbestiga itong mga ICC nito dahil sinasabi ko gusto kong ipakita sa inyong lahat, kakapunin ko lahat yan kung mga yan at kung babae man yan eh wala naman yung bayag na kapunin ko. Anong gagawin ko? Baka ipalapa ko na lang yung bilat nila dito sa mga buaya ko rito. Maniwala kayo sa akin. Patayan ito. Maniwala kayo sa akin. Anong paggagawin nyo rito? Dito madadala kayo rito pumunta sa Pilipinas. Dahil kung hindi kayo naputulan ng hindi kayo nakapon doon sa inyong mga ibang pinuntahan, dito sa Pilipinas, makakapon kayo. Visit kayo. Oh. Babalikan na natin yung, naghihingalo na. Alam nyo ba yung kwan yung naghihingalo na? Yung tipong, may kwan yun eh, sa English, yung, sa English ang tawag doon ay life support. Wala ko sa Tagalog yung, pagka naghihingalo ka na, kahit patay ka na, buhay ka pa rin kasi nilalagyan ng oxygen ba yun dito? Yun na lang yung nagbubuhay sa'yo. Pero ang totoo, patay ka na. Kaya diba sinasabi ko, anumang oras mo lang ngayon, kung ngayon ay hindi binabalita, yung kalagayan itong isang honghang na ito, na isang demonyong ito, hindi binabalita ng media dito, ibabalita ako rito. At ganun na rin yung dyan sa mga video ni Maharlika at dahil yan ay talaga namang consistent yung mga ibinabalita niya, talaga namang totoo. Kaya ngayon sinusugan ko lang na malamang sa malamang ibabiyahe na sa cemetery yan. Ngayon, maawa ba ako dahil sa isa rin yan sa napadalhan kong ng sobre? Hindi po. Unang-una, sabi ko nga po, hindi naman yung sobring pinadala ko ang papatay sa kanya. Pangalawa, ay isa rin siguro na itong bangag ito, nung maamoy niya siguro yung sobre na mabango, baka sininghot niya ng sininghot, ayun. Natuluyan ang putang ina. So, abangan na lang natin yan. Dahil life support na lang yung ginagamit niya sa para makahinga siya. Pero wala na yan. Oh, tiyak may magpipista rito. At ang isusunod na natin dito, yung kanyang aso na kung saan ay gumawa na rin ng pira dyan sa kanyang destinasyon dyan sa Biocor. Yung aso niya dyan. Ha? Kauupo lang, nangulimbat na rin nangulimbat itong buwakan ng inanto. Ngayon, sino ba yan? Yan, siguryo. Kasunod ka na ng amo mo.
isusunod na kita. Sabi ko nga, hindi ko man kayo mahawakan ng personal at magiling niya mga ulo ninyo sa sobre, hindi kayo makakaligtas. So maraming salamat po muli doon po sa mga subscriber ko, lalo na po dito sa mga bago nag-subscribe sa akin. Ang pagpapala ay sumay inyo. Sigurado po kasi ako, pag nagsabi akong sumay inyong pagpapala, mangyayari po at mangyayari. Kung inyo pong napanood yung mga videos ko, ay mayroon po akong dahilan para magsalita ng ganyan. Mayroon po akong karapatan magsalita na ang pagpapala ay sumay inyo. Dahil alam ko po na ang ating Panginoon ay nandito lagi sa akin. Magmula sa pagiging patay gutom, ako mismo naranasan ko ang pagiging patay gutom, hampas lupa, pero ito na ako ngayon. Patay gutom pa rin. So maraming salamat po at sana po ay wala po kayong problema habang panahon. Maraming salamat po.